What's up sa inyo mga ka-Jose? Nandito na naman tayo sa panibagong bubulol-bulol pa. Dito naman tayo sa panibagong vlog ni ka-Jose Moto Vlog. And for this video, samahan nyo ako at i-share ko sa inyo kung paano mag-apply sa Move It. Ang sikat na sikat at pinakabagong, actually hindi na siya bago, pero kumpara dun sa tatlo, Angkas, Joyride, mas bago siya dun sa mga yan. So Move It, so ganito guys, di bali guys, nag-apply na tayo online. So ang ginawa ko is dinownload ko yung app, sinagutan ko, and then nag-require siya ng mga documents like ORCR, sales invoice, yan. So okay naman, na-upload naman natin yun. Litrato ng motor, front back, dalawang gilid, okay naman, na-comply naman natin yun. And then next step kasi is pumunta dito sa office nila, which happens to be in Marikina. So in Marikina, at taga Marikina lang tayo, so malapit lang dito. By the way, try muna natin gumamit ng points dito sa Shell, kasi kapag nagpapa-change oil ka sa Shell, I mean yung four wheels ko, pag nagpapa-change oil ako, nadadagdagan yung puntos. So tingnan natin kung magagamit natin yung puntos na to para sa gasolina. Here we go. Yun, pwede to. Okay, open natin. Gagamit sana ako ng points sa Shell, kaya lang ang bagal ng smart dito. Naglo-load pa eh. Dito kasi ako lagi nagpapa-change oil. Ayan, kaya lang smart ko. Smart yan. Okay guys, so update lang. So kanina dapat gagamitin ko yung points ko sa Shell, di ba? So ayaw mag-connect ng smart na aking SIM card. So ang ginawa ko is turn off ko pa yung phone, nireboot ko pa, tapos dun siya, dun nag-connect yung smart na reset. Okay, and then after that, hindi naman ako nakapag-charge. Ay, and then after that, nakita na nila yung points, nasa 200 pesos din. So nakita nila may points, offline pala sila. So hindi ko alam kung talagang offline sila o ayaw lang nila ipagamit yung points. Kasi minsan doon ako nagpapa-change oil ng kotse. So kapag doon ka kasi nagpapa-change oil, may mga points kang makukuha. So ayun, hindi nagamit. Ay nako. Ulitin ko lang, ang vlog natin for today's video is regarding sa Move It. So ipapasok natin tong si Dekugo, ipapasok natin tong ating NMAX sa Move It. Okay, so mamaya i-share ko sa inyo kung paano yung proseso nila. So third step na to sa process nila. Yung unang process nila is online lang, through app. So ang ginawa ko, sinagutan ko lang yung information, personal information doon sa Move It app. And then second is yung information naman ng motorcycle, which is itong NMAX natin, no? And then third, ito na yung ginagawa natin. Pupunta tayo sa Grab office. I believe ito na yung skills training, no? So sana lang makapasa tayo, dahil bago-bago pa tong sasakyan natin, kakakuha pa lang ng CR nito. Wala pang isang buwan, 3 weeks nakuha natin tong CR nito. And then ngayon, ipapasok na natin ng Move It. Actually, registered din ako sa Joyride MC Taxi. So gusto ko lang ng other option para iwas tumal. Kasi feeling ko mas maganda kapag dalawa yung app mo, isang Move It, isang tawag yan, isang Move It, isang Joyride, or either Angkas, ganyan, para dalawa yung option mong i-on. Sa ganong paraan, mas mabilis ka makakakuha ng booking. Okay, wish me luck guys. Sana pumasa tayo sa skills assessment or skills training. Kung sakasakali guys na hindi ako makapag video mamaya, or pagbawalan ako mag vlog dun sa Move It, update ko na lang kayo right after. Tingnan natin. Kanina hindi ako,
Di dito tayo. Pala, dumaan lang eh. Dito tayo. Legit. Kailan ba dito? 69. Ano ba naman shell to? Kung di offline, kulang sa tao. Kupo. Anong nangyayali sa shell? Isa tayo dito. Ay, diretso na tayo ng Grab Marikina. Masyado ng maraming kinakaing oras yung shell. Dalawang shell station. Kung di kulang sa ano, kung di kulang sa tao, offline. Ay, nako talaga. Oh, di ba ang galing? Sa loob pala. So, ang mangyari niyan, ito tayo dito. Park na tayo dito. There you go. Okay guys, so update lang. Skills assessment na tayo guys. Okay, good luck. Sana pumasa tayo dito. Tara at samahan nyo ako. Pa naman tayo marunong mag-balance dito. Ay. Nung ano natin kung kaya natin mag-control. Ay, tingin ko kaya naman. Wooshy. There we go. Ay. Sorry, tante. Daling nga yung motor. Okay. Okay guys, so ito na tayo. Skills assessment na tayo. So, ayan, as you can see, nung oras na. Oh, may mga ano dun, oh, joyride dun, oh. Kakayanin kayong pumasa dito kahit bago pa yung sasakyan. May gusto ka ba munang sabihin bago ka sumabak? Dalawa na, susunod na yun. Angkas ka? Yun! Kaya ba? Maya-maya na. Pangatlong try nyo na? Huh? Ayun doon? Hirap, bago pa lang, 3 weeks pa lang eh. 3 weeks pa lang to. Kakakuha ko lang ng ORCR eh. Sinaba ko na agad. Di ko pa nga tansya yung haba na ito eh. Di ko pa tansya yung haba. O next. No place I'd rather be. Ay, yep. Tingnan ko nga kung parehas na kung ano mas mahirap. Kung ito o yun sa joyride. Oop. Talaga ang ano pag hindi pa. Dito ah, sa tanda, ito. Balance lang, balance. Woohoo! Tapos dun na. Preno. Kaliwa, kanan. There. Oh, wait, thank you. Hindi ako mabigat lang. Sakto lang. Okay, so tingnan natin kung pasado tayo. Hindi naman tayo tumukod. Medyo nag-balance-balance lang. Okay guys, what is up sa inyo mga ka-Jose? So, I'm happy to inform you guys na
isa na tayong ganap na Move It Rider. Okay, so nakapasa tayo sa exam na ipasa natin ang lahat ng requirements or lahat ng documents na hinahanap nila. And right now, on the way na tayo po, uwi ng bahay. So far, so good naman. Medyo natagalan lang dahil syempre ang dami talaga nag-a-apply. And nakita nyo naman kanina yung assessment, yung skills assessment. So kailangan talaga dun is magaling ka mag-balance. Hindi ka masyadong kinakabahan. Okay lang yung kabahan, masyadong kabado. To the point na masisira na yung focus nyo. So yung lens ko pala, nababasa na ng ulan. So sobrang init kanina, tapos papasok ko sa aircon, sobrang lamig, tapos ngayon naman mauulanan ka. So good luck kung makabiyahe ka. So bibigyan ko lang kayo ng recap guys kung paano tayo nag-apply. So first, nag-download tayo ng app, Move It Driver app. And then right after that is nag-ano tayo, in-upload natin yung mga documents na nire-require nila, which is yung ORCR, ano pa ba, deed of sale, authorization letter kung hindi nakapangalan sa inyo yung sasakyan. So by the way guys, para hindi na kayo mahirapan sa authorization letter, meron silang format. Papakita ko sa inyo yung format nila sa paggawa ng authorization letter. Kasi ako medyo natagalan kasi minessage ko pa si Mrs. at pinagawa ko siya ng authorization letter according to the to their format. So far, so good. After ko ma-upload lahat ng documents, okay naman lahat. So nagpunta lang ako kanina mga bago magtanghali, nagpunta ako sa Grab office dito sa Marikina, which is malapit lang sa amin. And then pagka pakita ko nung app, so may mga pinilahan lang tayo doon. So pagkapila natin, yun, tinignan yung mga documents natin, tinignan yung mga in-upload natin, kung meron bang mali sa in-upload natin. So yun, na-verify na nila lahat ng documents. Ayun, diretso na tayo ng skills training. Ayun, sa skills training naman, nakita nyo naman kanina kung gano'ng karami nag-a-apply. And nakita nyo naman kung paano yung skills training. I was able to record that video. May angkas ako, by the way guys. May angkas ako nun. Okay, so yung pumasa tayo dun sa skills training. Ano naman, chinek naman yung motor natin kung meron tayong mga dapat palitan like ila, busina. So ito naman sasakyan natin is bago pa lang, 3 weeks pa lang sa atin, all stock to, wala tayong binabago pa dito. So pumasa naman siya. Medyo gumastos lang ako dun sa plate kasi yung plate na meron ako is yung ano pa, yung provided pa ng kasa. Tapos handwritten lang yung plate number na nun. So ngayon, sa loob nga pala ng Grab office, meron na rin gumagawa ng plaka. So nagpagawa na rin ako, gumastos ako ng 400 pesos dun. Pero plate naman na siya, lata na siya, lata. Di siya yung plastic lang. So ayun, kahit pa paano right after ng skills training, bumalik ako dun sa loob for activation, and then na-activate na ako. Nung na-activate yung app ko, dun ako inisyuhan ng bagong helmet at isang long sleeve na uniform. Also, merong free 500 top up. So, it's official guys na Move It Rider na tayo. Kung sa ayan, hindi mo na tayo makakabiyahe, no? Kasi gawa ng hapon na rin. Or medyo pagod na rin ako, guys. Kanina pa ako gising madaling araw. Maybe sa ibang araw, kapag nagkaroon ng pagkakataon, pwede tayo mag-move it. So, yun, guys. Yun lang yung ma-share ko sa inyo for today's video. So, sa mga interesado dyan mag-apply sa Move It, ganun lang yung proseso. Kagaya ng sinabi ko. So right now, napakasarap sa pakiramdam na isa ka na lang Move It Driver. Huwag kayo masyadong kabahan sa assessment.
Dahil pag kinabahan kayo, ayaw nyo magpapabagsak sa inyo sa assessment. Pero all goods naman, imagine to. 3 weeks ko pa lang din na drive to at hindi ko araw-araw din na drive tong motorcycle na to. Pero nakapasa tayo, di ba? Hindi tayo tumukod. Talagang yakang-yaka. So ayun lang guys. So sana nabigyan ko kayo ng magandang information. Yung iba sa inyong nagbabalak pumasok ng MOVIT, na-inspire ko. So if you have any questions, don't hesitate to comment. And gagawa ko minsan ng content na sasagutin ko lang lahat ng comments nyo or lahat ng questions nyo. Alright? So again, this is your Ka Jose. This is your Ka Jose. Adios!